Sa higit 20 taong pagbebenta ni Aling Marites ng mga prutas sa kahabaan ng Kayang Road sa Baguio City, isa sa kanyang pangamba ang manakawan, lalo na't ang kanyang pwesto ay nasa gilid lamang ng kalsada. Minsan, naranasan ko na yung paninda. Sa paninda, paglagay namin dito, hindi namin napansin nakuha na pala yung isang plastic na mangga. Doble ingat ito lalo na sa lagayan ng perang kinikita. Wala, sinisipin na lang namin kung alimbawa maraming mga dumarating na kalakal, nilalagay na lang namin dun sa likod. Kasi for safety lang, marami na kasing nangunguha ng mga hindi sa kanila. Pag-aalala niya ngayon, maulit ang naging mga karanasan. Tumataas na naman kasi ang kaso ng shoplifting, lalo na sa Central Business District ng lungsod. Yung monitoring naman po ng theft cases natin ay nangyari dito round the clock. So 24 hours po na ginagawa yun. Both po sa mga uniform personnel natin at sa mga plain clothes personnel natin. So marami naman po na tayong napipigilan o kaya napreprevent. Pero meron din po tayong mga hindi napapalusot sa mga nakaw dito sa area. Since alam po naman natin yung Central Business District, doon lahat yung mga businesses, mostly mga major businesses, at saka yung bulk ng mga tao. 22 kaso ang naitala sa unang quarter pa lamang ng taon at tukoy na ang ilan sa mga suspect. Most cases po na na-report sa amin actually is filed na. So kung na-file po namin yun, ibig sabihin identified po yung perpetrator. So usually po sa mga cases dito sa Baguio, yung mga dating suspects or mga dating nagnanakaw, yung mga gumagawa doon. So hindi po kami nahihirapan sa pag-identify, lalo na pag may CCTV po sa area na yun. Ang problema nga lang raw ay agad na nakakapagpiyansa ang mga ito tuwing nahuhuli. Sa kanilang assessment, ito ang rason kung bakit bumabalik-balik ang mga ito sa paggawa ng krimen. Marami pong mga locals, sa totoo lang, na gumagawa, na paulit-ulit. Unfortunately, kahit po nahuli at napila ng kaso, either nadidismiss din po o kaya naariglo. Kaya sila rin po yung bumabalik para magnakaw uli the second time around. O kaya in this case, multiple times around na ginagawa nila. Hiling rin ng ahensya na kung maaari ay madagdagan ang kasong maipapataw sa mga suspect na ilang ulit ng gumagawa ng krimen maliban sa kasong theft. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.